Welcome to House of Worship. And number two, sabi, kanina, know who you are, know the reason. Ano yung reason? Ano yung kailan dapat mahalin ng sarili mo? Although it's the command. Sabi ng Lord, love your neighbor as yourself. Beside na ito yung utos ni Lord, bakit kailangan kong mahalin ng sarili ko? Ngayon, alam ko na kung sino ko. Alam mo, kapit, special ka. God is our maker and God created us special. In fact, sabi ng Bible, bago kayo panganak, God wrote down all the details ng buhay mo. Ganun pala yun. Hindi ka pa tao, kapatid, yung detalye ng buhay mo nakasulat pa kay Lord. Di natin alam dati. Pero nung naging Christian ka, grabe, ganun pala ako kay special, Lord. Now, I know the reason bakit ko pala dapat mahalin sarili ko. Tingnan mo, yung susunod na verse. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Larap! Nang detalye sa buhay ko, nakasulat na pala sa libro mo bago pa mangyari, Lord. Ibig sabihin, kapatid, yung bago mangyari, mangyayari bukas, nakasulat na sa libro ni Lord yan, you are well planned. Ginawa ka ng Lord, pinag-isipan ka. Pinagplanuhan ka, pinag-ukulang ka ng matinding panahon ni Lord. Yung mga mangyayari ulit bukas, makalawa, next year, sa inaharap, lahat yan. Amen. Written sa book ni Lord. Tapos, pabali-balian mo buhay mo. Tapos, hindi mo mamahalin sa sarili mo. Hello? Si Lord, pinag-ukulang ka ng pansin. Ang ganda-ganda ng plano ni Lord sa iyo, tapos yung buhay natin, ginagawa natin patapon. Hello? Amen? Amen. Panahon na para malaman natin ang reason kung bakit. Panahon na para malaman po natin ang reason kung bakit natin pahalag. Kailangan pahalagahan, mahalin po yung ating mga sarili. Amen? Kaya nga sabi ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, sabi ng Lord. Alam ko plano ko sa iyo, sabi ni Lord. Plans to prosper you and not to harm you, sabi ni Lord. Ang maganda ng plano ko sa iyo, sabi ni Lord, prosperity, tapos yung buhay mo, piti-piti, ginagawa mong pulubi. Hello? Huwag mong gawin kawawa ang buhay mo, kapatid. Mahalin mo ang sarili mo. Dala plano ni Lord sa iyo, napakaganda. Sunod ka lang sa akin, sabi ni Lord. Hindi ka mapapama. Hawak ko. Ano hawak? Hawak ko ang future mo. Amen. My plans, sabi ni Lord, sa Jeremiah 29:11, to give you hope and a future. Kahit mahirap ka lang today, kahit may pinagdadaan, may pangako ang Lord. Sulit na sulit, di ba? Hope and a future. Tapos hindi mo mamahalin sa sarili mo. Amen. Huwag mong sayangin yun, kapatid. Hello? Talapan nga natin si Lord. Mahal mo ang sarili mo kasi mahal ka ni Lord. That is the reason. Huwag ka mawala ng pag-asa kasi kay Lord may hope. Condition na kinabukasan mo dahil sa situation today, kay Lord, sure ang future. May plano siya. Maganda. Kaya huwag mo lang isayangin sa iba. Amen. Amen. Love yourself. Kung mahal mo ang sarili mo, sabi dito, mas matindi raw ang pag-ibig ni Lord sa'yo. Now you're beginning to love yourself. Now you're beginning to accept, Lord, you need me in my mother's womb. Lord, nilikha mo ako ganito. Dapat pala pahalaga ako yung sarili ko. Alam mo, kapatid, kung minamahal mo na yung sarili mo na yon, tandaan mo, mas may nagmamahal dyan ang Panginoon. John 3:16, alam mo ito, kapatid, pero sinulat ko. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan o sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ito ang petmanu na pag-ibig. Kapatid. Grabe ito, kapatid, to the point na mayroong ibinigay. Di pa mong nagmamahal kami, ibibigay ka.
Ang ibinigay dito, hindi lang basta roses o regalo. Naalala ko nung first girlfriend ko nung araw. Eh, siyempre, wala naman akong trabaho. Eh, hingi nga lang sa nanay ko. Sabi nung girlfriend ko, ano ka ba naman? Ibigayin mo naman yung binibigay mo sa akin. Lagi na lang whole honey lemon. Wala akong trabaho. No? Baka may diabetes na lang ako dito, puro whole honey lemon yung pinakakain mo sa akin. Akin na pinigay, pero si Lord, hindi lang whole honey lemon ang binigay sa'yo. Ang sabi dito, ibinigay niyo yung kaisa-isa niyang anak. Hello? Ito matiting pag-ibig. Yung iisa na lang, ipinabigay pa dahil mahal niya. Amen? Para kanino? Para sa'yo, kapatid, sa katauhan. Amen? Sino yung tayo? Ikaw, ako, kapatid. Ikaw, kung sasampalataya ka sa Panginoon. Sabi dito, hindi ka rin mapapangama. Magkakaroon ng buhay pa na walang hanggan. Actually, kaya pinagbigyan John 3:16, ako, ikaw, papunta sa kamatayan, papunta sa apoy ng impyerno. Why? Dahil lahat tayo makasalanan. Diba? Pero may ibinigay. Kaisang-isang anak na patay sa cross para ibayad doon sa kasalanan na gawa natin, kapatid. Kung ang ama hindi nagdamot dahil mahal ka, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isa. Tapos ikaw, hindi mo mamahalin yung sarili mo. Hello? Huwag natin sayangin yung sakripisyo ni Kristo. He did it dahil mahal ka niya, kapatid. Tapos hindi mo mamahalin yung sarili mo, mahalin mo yan. Hindi masama. Dahil mahal na mahal ka ni Lord unconditionally. Pag sinabing unconditionally, kahit sino ka man. Amen? Kahit ano ka man. Kahit saan ka man. Kahit pangit ang nakaraan mo, kapatid. Kahit sira ang buhay mo, mamahalin na ni Kristo unconditionally. And I believe that's the best reason today. Para mahalin po natin yung ating mga sarili. Amen? Ano? Alam mo kapatid, may mga pagkakataon, di ba natututo rin na ayaw magmahal? Dahil mahal mo eh. Dahil mahal mo, minahal ka, natuto ka magmahal. Minsan nagmamahal ka sa iba. And sometimes nabibigo mo. Eh, sino ito yung nabibigo? Buti na lang ako na mukha. Amen? Sino ito yung taharangis ng kabiguan sa pag-ibig? Di ba matutnila ako, dilianay na magmanggan sa iyong gugma? Ako hindi kalipay. Diba? Kaywa ako bahandig sa iyong igasa. Diba? Nagzaya tayo. Diba? Diba? Wala eh! Amen! Pero alam mo kapatid, si Lord hindi ka bibiguin. Ang tao may kondisyon para mahalin ka, pero si Lord, no? Wala ni isa mang kondisyon. Kaya tanda mo kapatid, may mangyayari. Sabi natin, may mangyayari. May nangyayari, may kumikilos. Akala mo lang wala. Sabi nga ng Filipos 1:6, natitiyak ko ang mabuting gawa pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Si Lord hindi magigibap sa iyo, kapatid, kung ano pinasimulan sa iyo, kukumpletuhin niya. Pangako niya yan. Amen? God created you, may purpose ka. Kung bakit hindi ka basura, tandaan mo, hindi ka illegitimate child, hindi ka putok sa buhok, hindi ka asidente, pinagplanuhan ka ni Lord. Accept that, kapatid. Love yourself, huwag ka papayag na yung sarili mo at makatulan ng basura. Tandaan mo, yung royalty ka. Prinsipe ka, prinsesa ka, huwag mong tapunan ng basura ang sarili mo. Huwag mong lagyan ng mga bagay na ayaw ni Lord. Huwag mong lagyan niya ng mga things of this world. Ano-ano yan? Vices, sin, immorality, and everything. We have to live according to God's will. Kaya nga ang buhay ng Kristiyano may pagbabago. Say amen. 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 Remember, kapatid, masusi ka ang pinagplanuhan. Mahal ka ni Lord, at may plano siya sa'yo, hindi pa pwedeng umiintot, nakakilala ka, tapos na. Ang sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, ano? Those who are in Christ are, ano? New. Pinabago tayo ng Lord araw-araw. Maraming may natitira pa dyan ilan, pero unti-unti inaalis ko Lord dyan. Amen? Siguro ito yung dating chismosa ngayon, hindi na chismosa. Ay, let me rephrase it. Sino yung dating chismosa sa kanya ngayon, chismosa pa rin, ang kinichismes na si Kristo. Amen? Amen? Sino yung dating madamot, pero ngayon mapagbigay na? Kasi binabago ang Lord. Sino yung dating grabe ang bisyo?
Ngayon, iba na ang bisyo, word of God. May mga pagbabago ginagawa ang Lord. Amen? Now, you know kung sino ka. You know the reason kung bakit mamahalin mo sarili mo. Now, the best move.